Biglang nilalamig si Celestine, niyakap niya ang sarili dahil sa lamig ng dapyo ng panghapong hangin, na ngayon na sumisigid sa kanyang kalamnan. Medyo nang inig siya, kanina lang ay wala sa isip niya ang paligid, dahil animo bumagal ang takbo ng oras sa hindi inaasahang paghalik ng binatang amo sa kanya, para siyang naengkanto at pumasok sa kung saang dimensyon sa kagagawa ng pilyong amo. Hindi niya maari ang motibo ng binata, kung bakit siya nito hinalikan. Lumayo na siya ng tuluyan kay Zandro, yakap ang sarili ay binaybay ang mababaw na parte ng palaisdaan at umakyat sa dike. Inabot naman ng ama ang kamay ng anak para tuluyan makaahon sa palaisdaan. Nagulat din ito sa nasaksihang eksena sa palaisdaan, ngunit ipinagpaliban na muna ang mga katanungan sa anak, na kasalukuyang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Tumuloy si Celestine sa kanilang banyo para magbanlo, habang nagsasaban sa sarili, ay binalikan ang eksena sa palaisdaan, para siyang tanga kanina na nakamulat ang mata habang hinalikan ng pilyong amo. Hay, nais niyang mainis dahil hindi naging maganda ang kanyang unang halik, at sino ang matutuwa kung ang isang napakahalagang kaganapan sa buhay mo ay mga isda ang saksi. Nagulat din siya sa biglang pagsulpot ng makulit na si Ethan at may bitbit pang bulaklak, ayaw talagang pasupil sa panliligaw sa kanya, nakikita niyang magkakaproblema sila ni Jella kaya tat-apatin na niya si Ethan na huwag nang umasa, kasi hodang maging bastos ang tingin ng binata sa kanya. Matapos magbanlo ay nagbihis na din siya, at nakadamit ng lumabas sa banyo, mahirap na, baka may sumulpot ulit na asungot, at malagay na naman siya sa alanganin na sitwasyon. Naiisip niyang sunod-sunod na kamalasan naman yata ang naranasan niya ngayong araw, hindi siya nilubayan ng tatlo, sana naman huli na ang naganap sa palaisdaan, dahil kota na siya para sa araw na ito, pumanhik siya sa kanilang bahay at sa kusina siya dumaan, may tatlong baitang ng hagdan ang kanyang inakyat. Samantala, di naman mapuknat ang ngiti sa labi ni Zandro, hindi niya inaasahang magugustuhan niya ang halik na ninakaw sa anak ng katiwala nila. Sakay ng kanyang big bike ay binaybay ang daan pabalik sa mansion, maliligo lang siya at magpapalit. At muling babalik sa bahay ng katiwala, bahala ng mabwisit ang dalaga. Basta hindi siya makapapayag na maungusan siya ng karibal na si Ethan. Ipinarady niya ang kanyang motor sa garahe, at agad na tinawag ang kanyang yaya Berta. Yaya Berta, pakikuha naman ang tuwalya, sigaw niya na nasa bungad ng backdoor ng kusina. Lumingon ang tagapag-alaga at nanlaki ang mata nang makita ang alagang basa at may lumot pang kumapit sa kulay puti nitong t-shirt. Nakung bata ka, saan ka ba nag-swimming at may lumot pa yung damit mo? Konsumidong sermo ng yaya sa alagang pasaway. Lumapit ang isang kasambahay para iabot ang tuwalyang hinihingi ng binata. Ito na po ang tuwalya, senyorito, abot ng kasambahay. Inabot ni Zandro ang tuwalya at pumunta sa banyo nang nasa labas lang ng dining kitchen. Habang naliligo at nai-imagine niya ang malambot na labi ni Celestine, napangiti siya sa kapalyuhang ginawa. Halatang walang karanasan si Celestine kaya tuwang-tuwa siya. Kung hindi marunong humalik, ibig sabihin ay wala pa itong karanasan. Biglang nabuhay ang kanyang dugo sa ideyang pumasok sa kanyang utak, parang gusto niya din tumikim ng birhen. Sa lahat ng nakaulayaw niya ay hindi niya pa naranasan ang makipagtalik sa babaeng walang karanasan. Lahat ng naging fling niya ay pawang mga liberated. Kahit na ang naging nobya na si Janella na inaasahan niyang buo pa sa edad nitong 16, ay nagulat siyang hindi na pala, isang palabas lang pala ang kanyang pagiging kimi at pakipot noon, ang babaeng naging dahilan. Kung bakit muntik siyang ma-expel ay pinagtawanan pa siya noon, nang sinabi dito na seryoso pa rin siya sa kabila ng nalaman niya, na hindi siya ang unang lalaki sa buhay nito. Isang malaking dagok sa kanya nang malaman niyang nasalisihan pala siya ni Ethan sa kanyang nobya na si Janella, ang babaeng seneryoso niya sa unang pagkakataon, ay pinaglaruan lang ang puso niyang hangal na nagmahal ng buong katapatan sa nobya. Ang masakit pa walang pagsisisi si Janella sa kanyang ginawa, aniya sino ang seseryoso sa lalaking walang direksyon ng buhay, na kung hindi sa yaman ng pamilya ay hindi alam kung saan kang kungan pupulutin. Ininda niya ang unang kabiguan sa babaeng seneryoso niya, kaya nang mag-offer ang mga magulang na doon na muna sila ni Lillian sa Amerika, ay walang pag-aalinlangan siyang pumayag, ninais niyang lumayo para maghilom ang sugat na nilikha ng salawahang nobya. Sa Amerika niya naranasan ang makipagrelasyon na walang halong responsibilidad, at nakalimutan niya kaagad ang babaeng nagpasama ng tingin niya sa mga dalagang taganayon, akala niya kasi noon ay porke probinsyana, ay puro walang karanasan pero noindang siya kay Janella, dahil agresibo pa nga ito kung ikukumpara sa ibang naging flings sa Amerika. Nagbalik ang kanyang isip sa kasalukuyang paliligo ng buhat sa labas,
ay tinawag ng kanyang yaya Berta ang kanyang pangalan. Senyorito Zandro, pagbuksan na muna at narito na ang inyong mga damit. Nagtapis lang siya ng tuwalya at binuksan ang pinto ng banyo, kinuha niya ang mga damit at muling sinara ang pintuan. Lumabas na siya matapos magbihis na kasunod lang ang matanda, at inabot niya ang ginamit na tuwalya matapos kuskusin sa huling pagkakataon ang may kahabaan ng basang buhok. Yaya Berta, kapag hinanap ako ni na Papa at Mama, sabihin mo umakyat ako ng ligaw, doon na ako maghahapunan, kaya huwag niyo na akong hintayin sa hapagkainan. Nagmamadaling bili ng binata sa tagapag-alaga na hindi na nanikaimik. Sumakay ulit siya sa kanyang motor, at muling tinugpa ang daan patungo sa bahay ng katiwala ng palaisdaan. 10 minuto pa ay ipinarada na niya ang motor sa tapat mismo ng bahay ng tauhan, matapos patayin ang makina ng sasakyan. Hinugot niya ang susi at sinilid sa cargo pants na kanyang suot. Siya namang pagdungaw sa bintana ni Celestine, nagulat siya dahil bumalik ang amo, may nakalimutan kaya itong bilin at bumalik. Pinagbuksan niya ng pintuan ang amo, tuloy-tuloy lang ito na pumunta ng kusina at binuksan pa ang kawali na may takip. Nilingon niya si Celestine sabay sabi dito ako maghahapunan. Nako, at hindi pa pala talaga natapos ang pambubwisit ng binata sa dalaga, kahit inis na inis ay walang nagawa si Celestine, kundi maghain na, ang binatang amo ay prente ng umupo sa upuan na inukupa kaninang tanghalian. Gusto man magdebog ni Celestine ay pinigil ang sarili, kawalang galang pa rin ang magpauwi ng hindi inaasahang bisita, pabalik na siya ng lamesa na dala ang mangkok na may lamang adobong kangkong, at scrambled egg na maraming kamatis at sibuyas nang pumasok ang ama, kasunod nito ang isa pang asungot na si Ethan na may bitbit na plastic. May bisita ka ulit Celestine, ang bungad nito, pero di matuloy ang ngisi nito nang mamataan ang binatang amo na nakapwesto na pala sa hapagkainan. Magandang gabi Senyorito, may nakalimutan ba kayo at bumalik kayo? Alanganin na tanong ng katiwala sa amo na seryosong nakaupo sa hapagkainan. Hawak na nito ang kanyang kutsara at tinidor, nakangisi lamang sa tanong ng katiwala, at tila batang tinambol ang plato ng kutsara at tinidor. Makikain at manliligaw pagkatapos mang kiko, napatulala ang huli sa sinabi ng binatang amo, kaninang umaga lang ay biniro lang ang anak ukol sa mga manliligaw, ano ito at nagkatotoo pa yata ang biro niya, ayaw niyang pangunahan ang anak, kaya magmamasid na lang siya sa kilos ng 2 manliligaw ng kanyang anak. Celestine, pakilagay nga din sa mangkok. Ulam natin yan. Bumili ako ng lechon manok sa bayan, singit ni Ethan habang inaabot kay Celestine ang plastic na medyo mainit-init pa. Napangiwi ang dalaga sa sitwasyon niya, tinanggap ang plastic ng ulam at kumuha ng mangkok, isinalin ang lechon manok na umuusok pa na nakabalot sa dahon ng saging. Samantala, nagtatagisa ng mga titig ang magkaribal, ang binatang Ferrer ay walang pakialam sa bagong dating. Si Ethan ay tinaasa ng kilay ang binatang nakaupo at naghihintay sa pagkain. Napailing na lang si Mang Kiko sa kompetisyon ng 2 binata, mapansin lang ng kanyang anak, nakaantabay lang siya kung sakaling magkainitan ang 2. Umupo na sila at nag-umpisa ng kumain, pagkatapos manalangin ni Mang Kiko, pinona ng mga binata ang ama ng nililigawan na kumuha ng mga ulam. Bumaling si Ethan kay Celestine at kinuha ang pakpak ng lechon manok, at inilagay sa pinggan ng dalaga, yumukod naman ang dalaga tanda ng pasasalamat. Hindi nagpadaig si Zandro at kumuha ng adobong kangkong sa mangkok, at nilagay sa pinggan ni Celestine. Ito ang kainin mo Celestine, mas masustansya sabi nito, sabay kalahig ng pakpak ng manok, para itabi sa pinggan ni Celestine. Naningkit ang mata ni Ethan sa ginawa ni Zandro, sumandok din ito ng scrambled egg at inilagay sa pinggan ng dalaga. Mas healthy ang maraming spices na pagkain pampatibay ng resistensya, sabi nito na nakatingin sa karibal. Napandi na ang dalaga at tumayo na sa upuan sabay sabi. Pwede ba kumain kayo ng kayo lang, hindi ako lumpo para ipagsandok ng ulam. Nakakainis dabog ng dalaga, Celestine, nasa harap ka ng grasya, nasaan ang iyong wastong asal? Paalala ng ama sa anak na nagmumuryot, bihirang magseryoso ang ama kaya bahagyang natakot ang dalaga. Tiningnan ng ama ang dalagang anak, para balaan ito sa kawalan galang sa harapan ng hapagkainan. Nakasimangot si Celestine at tiningnan ng masama ang 2, gusto niyang manakit pero di niya magawa sa babala ng kanyang ama, na umakto ng wasto sa harap ng mga bisita, ang mga binata ay nakayuko at nahiya sa inasal nilang 2. Pasensya na po Mang Kiko, ang magkasabay na paumanhin ng mga binata, pakiusap mga aho,
Bilang nakakatanda sa inyo ay gusto kong igalang ninyo ang grasya na nasa hapag. Ang anumang gusto ninyong pag-usapan ay mamaya na siguro pagkatapos kumain, mahinahon na pakiusap ni Mang Kiko sa dalawang binatang manliligaw ng anak. Umikot ang mata ni Celestine sa hiya, dahil sa kagagawa ng dalawang binata, kung siguro ay isang istriktong ama ang kanyang tatay ay malamang pinalayas na ang mga asungot. Nagpatuloy na silang apat na kumain, pagkatapos ay nagligpit na siya at naghugas ng pinagkainan, habang ang tatlong lalaki ay sandaling bumaba para maglakad-lakad. Habang abala ang anak sa pagliligpit ay inaya naman ng ama ang dalawang binata na magpahangin sa labas, gusto niyang malaman ang mga pakay at motibo ng mga ito sa kanyang nag-iisang anak. Gusto kong maging tapat sa inyong dalawa, Senyorito Zandro at Engineer Ethan, kayo po ba ay malinis ang hangarin sa aking anak? Dahil kung hindi ay ngayon pa lang ay tigilan niyo na siya. Seryoso ang mukha ng ama ng dalaga at matamang sinusuri ang dalawang binata. Siyempre naman po Mang Kiko, seryoso ako kay Celestine, kung sasagutin niya ako, ay handa ko siyang pakasalan sa lahat ng simbahan, sagot ni Ethan, malapad ang ngiti nitong umabot hanggang sa mata na bakas ang kanyang mabuting hangarin. Ang owa mo talaga, Lincoln, mula pa noon, as if naman sasagutin ka ni Celestine, kumpiyansang sagot ni Zandro sa pagmamayabang ni Ethan. Nakakatawa ka talaga, Ferrer, ano maniniwala ba ako o kami na seryoso ka kay Celestine? Eh, kung ibuli niyong dalawang magkapatid si Celestine ay ganun na lang, paalala ni Ethan kay Zandro habang nakatingin ito kay Mang Kiko. Napailing na lang ang ama ng dalaga sa dalawang binata, tama nga ang sapantahan ng anak na ginawa lang nila na parang isang bagay na pinag-aagawan si Celestine, hahayaan na niyang magpasya ang anak, kung may magustuhan man ito sa isa sa mga manliligaw. Nauna nang umakyat sa kanilang bahay si Mang Kiko at sumunod na ang mga binata, tapos nang magligpit si Celestine, ngunit tinaasan lang siya ng kilay ng anak, akala siguro nito ay umuwi na ang kanyang manliligaw, ngunit sa malas ay parang kailangan niya pa itong harapin kahit papaano. Sumenyas ang ama sa dalaga na maupo na sa sala at asikasuhin ang mga manliligaw, napasimangot naman si Celestine at kahit napipilitan ay umupo na sa sala. Pinandilatan ng ama ang anak nang makita na sambacol ang mukha, at waring nakaintindi naman ang dalawang binata kaya nagpaalam na silang umuwi. Hinitid ni Mang Kiko sa pintuan ang dalawa dahil pumasok na sa kanyang kwarto si Celestine. Pagbalik ng ama ay hinarap ang anak, anak naman, nasaan na ang kabutihang asal mo, taong humarap ang mga manliligaw mo, ay dapat harapin mo ng maayos, ang mahinahon na paliwanag ng ama sa anak. Tay naman eh, halata namang ginawa lang akong parang trophy, magkaribal kaya ang mga iyon simula high school, tapos magulat na lang ako nagkagusto ng sabay sa akin, natatawang susog ni Celestine sa amang tahimik na nakikinig sa himutok niya. Naiisip niya na sa susunod na balik ng mga ito ay babaste din niya ang dalawa. Kasi naman kung magpapaligaw siya kay Ethan ay magagalit si Jella at hindi siya tatantanan ni Zandro. At pangalawa, halata namang pinagtritripan lang siya ng binatang amo. Maaring high school lang ang tinapos niya, pero hindi naman siya ganoon katanga para kumagat sa pain ng sutil na amo. Samantala, habang pauwi sa kanila ay nag-iisip muna si Ethan ng diskarte, kung paano siya sasagutin ni Celestine. Kahit na siguro paulit-ulit siyang best Eden ito, ay paulit-ulit lang din siyang manliligaw, hanggang mahulog ito sa kanyang karisma. Siya yata si Ethan Lincoln, kahit laki sa hirap ay marami na rin naman siyang naging nobya, at lahat ng iyon ay naikama niya. Aaminin niyang nahamon ang kanyang pagkalalaki sa pagtanggi ni Celestine sa kanya, kahit nga ang may kayang mga kolehiyalang Manilenya ay hindi nakatakas sa kanyang kamandag. Sa kabilang banda, sa kanyang pag-uwi sa kanilang mansion sakay ang kanyang motor, ay nag-iisip na rin si Zandro kung paano misisilo ang mailap na dalaga. Playing hard to get, ha? Wala pang babaeng umayaw sa isang Zandro Ferrer. Sa Amerika nga ay mga babae pa ang nagbibigay motibo may kama niya lang. Tapos ay babasteden lang siya ng isang simpleng promdi, hindi kayang tanggapin ng kanyang pride yun, kaya by hook or by crook ay dapat makuha niya si Celestine, at may asungot pang Ethan, akala siguro nito ay makakaulit pa ito sa pinanalisi niya noon, sisiguraduhin niyang siya ang magwawagi sa pagkakataong ito. Pagkarating ni Zandro sa kanilang mansion ay ipinarada ang motor sa garahe, isinilid niya ang susi sa bulsa ng pantalon pagkahugot mula sa ignition ng motor. Pasipol-sipol siyang naglalakad sa sala nang namataan siya ng mga magulang. Where have you been, Zandro? At hindi ka dito sa atin nag-dinner? Usisa ng mami niya sa kanya at tiningnan siya nito pailalim. Hinalikan niya ang pisngi ng mami niya at ngumiti.
Would you believe mom kung sasabihin kong umakyat ako ng ligaw, pilyo niyang sagot sa inang animo detective sa pag-usisa sa kanya. Really, Aho, at sino ang minalas na babae? She laughed at her son. Mom, really, am I that bad at itinuturing mong malas ang babaeng magugustuhan ko? May hinampo ang boses ng binata sa tinura ng ina. Well, good luck sa kawawang babae. Ang malutong na halakhak ng ginang ay dinig sa buong living room ng mansion. Naglakad na ito patungo sa ikalawang palapag, kung saan matatagpuan ang silid nilang mag-asawa. Napaisip si Zandro sa sarili kung ano ang mali sa pagiging pilyo noong teenage years niya. Siya man ay natatawa sa mga nagawa niyang kabulastugan noon kay Celestine. Naroong lagyan niya ng mga bato ang bag nitong gawa sa canvas noon. Minsan nga ay itinago pa nilang magkapatid ang tsinelas nitong butas na, at ang kawawang si Celestine ay umuwi ng nakayapak lang. Hindi niya sukat akalain na ang batang binubuli niya noon, ay may kung anong damdamin ang pinupukaw sa kanya, is it amusement or is it fascination? Ibang-iba ang Celestine sa ngayon sa Celestine na nakagisnan niya noon, despite being garbed in the simplest way, litaw ang ganda nito, even way more attractive sa matalik na kaibigan nitong si Zandaya Masuher na unang napansin niya sa sayawan. Baduy kung maituturing manamit si Celestine kung ikukumpara sa mga kaydaten niya na dumalo sa disco, but the fact na napansin kaagad ito ng kanyang karibal, ay ibig sabihin ay maganda talaga ito. Napangiti si Zandro sa mga naisip ng nadaanan siya ng kanyang ama, binati niya ang kanyang ama at tinanguan lamang siya nito, umakyat na siya sa kanyang silid para maligo at matulog na. Meanwhile, si Senior Norman ay nagulat sa anak na nangingiti na parang may ini-imagine. Pagpasok sa silid nilang mag-asawa ay nadatnan ang esposa na si Natasha na nagbabasa ng magazine. Mahal, may napansin ka ba kay Zandro? Tanong sa esposa na binubuklat ang pahina ng binabasa. Would you believe if I say na may nililigawan ang ating Yuneko Iho mahal, ang malas naman kung sino siya, hindi pa rin mawaglat ang ngiti ng ginang sa nalaman ukol sa panliligaw ng anak. Pero mahal, grabe ka naman sa anak natin, at least give him the benefit of the doubt sagot ni Senior Norman sa asawang nakangisi. Can you blame me? May pinagmanahan iritableng sagot ng una, at bakit napunta sa akin ang usapan? Nagayong si Zandro ang topic natin, mahinang osel ni Senior Norman na nakanguso pa, nag-iingat siyang huwag na ipaalala sa kanya ng esposa ang mga kabulastugan niya noong kabataan niya. Tinalikuran ng ginang ang asawa at binaba ang magazine na binabasa, at pumikit na para matulog. Napailing si Senior Norman sa kaalamang inihahambing ng esposa ang kapilyuhan ng anak sa kanya. Sa kwarto ni Zandro ay nakahiga na siya sa kanyang kama, napahawak siya sa kanyang labi at naalala ang inosenteng labi ni Celestine, nagiinit ang kanyang pakiramdam. Hindi niya titigilan ang dalaga mapasagot lamang ito, he is doomed mukhang hindi siya magiging kampante, kung hindi niya matitikman ang dalaga. He get up from the bed and did the nasty thing in the bathroom when no one is there to be in bed. He felt relieved and had a good night's sleep. Maagang nagising si Ethan, kailangan itong mag-report sa trabaho at e-inspection ang mga materyales na darating mamayang alas 10 ng umaga. Pagkatapos kumain ng almusal bandang alas 7:45, ay gumayak na siya para pumunta sa site sa bayan, bitbit ang isang backpack na may lamang baon na pananghalian. Ay sumakay siya sa kanyang Yamaha R6 ay binaybay nito ang daan patungo sa bahay nila Celestine. Habang nasa daan ay napansin nito si Jella na papunta kina Celestine, hininto nito ang motor at binati si Jella. Alam nitong may gusto sa kanya ang dalaga, pero sadyang nabihag talaga ng una ang kanyang puso. Umangkas ka na Jella, dadaan ako kina Celestine. Eniaya nito sa dalagang naglalakad. Malapad ang ngiti ng isinukli ni Jella sa binatang hinahangaan. Kahit medyo nasaktan sa kaalamang patuloy pa ring nanliligaw ang lalaki sa kaibigan, ay mas minabuti na muna ng dalagang isang tabi ang nasa isip. Ninamnam niya ang sarap ng pakiramdam na makaangkas sa magandang motor ni Ethan, niyakap niya ng mahigpit ang binata, nasa samyo niya ang banayad na amoy ng kulo nito, na humalo sa sabang pampaligo na ginamit. Hi, sana bumagal ang takbo ng oras para mas matagal niyang makasama ang lalaking iniirog, iyan ang tumatakbo sa isip ni Jella. Habang nakaangkas sa sasakyan ni Ethan. Dama naman ng binata ang higpit ng yakap ni Jella pero hinayaan niya lang ito, naiisip din naman niya si Jella na alam niyang may gusto sa kanya, halatang halata sa kilos nito tuwing lalapit siya dito. Ayaw pa naman niya sa babaeng nagpapakita ng motibo, mas gusto niya pa rin na siya ang susuyo sa babaeng natitipuhan. Ilang sandali pa ay narating nila ang bahay nila Celestine, pero sa pagkadismaya ni Ethan ay nakita nito ang motor na gamit ng binatang Ferrer,
Nakasimangot siya sa kaalamang naunahan siya ni Zandro. Nakangiti si Jella sa nakitang desmayadong mukha ni Ethan, sa isip niya ay sana matauhan na si Ethan, at ibaling na lang sa kanya ang panliligaw nito. Saktong dumungaw si Celestine, dahil may narinig itong motor na pumerada, nakita niya ang isa pang manliligaw na angkas ang kanyang best friend, natuwa naman siya dahil sadyang maginoo si Ethan, kung disin sana ay kay Jella na lang ito manligaw ay ikatutuwa niya, kahit anong kapa niya sa damdamin ay pagtinging magkaibigan lang talaga ang kayang ibigay niya para rito. Napabuntong hininga siya sa yamot, paano ba kasi ang amo niya ay kanina pa nasa palaisdaan, hindi pa man sumisikat ang araw ay andito na sa kanila, tinalo pa nito ang inchik na nanliligaw ng umagang umaga, humingi pa nga kanina ng kape sa kanila, hindi pa siya nakapaghilamos ay ang nakangiting mukha na ng amo ang nabungaran, buti na lang at maagang nagising ang kanyang tatay, at may mainit na tubig na sa takuri. Binati ni Celestine ang bagong dating na kaibigan at manliligaw, at inaalok na rin na magkape, magiliw na nagpaunlak ang dalawa at umupo na sa kusina at humigop ng kape. Buti at napadalaw ka Jella, pupuntahan na sana kita sa inyo mamaya eh, panimula ni Celestine, ayaw niya kasi na pinapatagal ang pagtatampo ng nag-iisang kaibigan. Hindi siya lapitin ng mga kedad niya magmula pa pagkabata ni Celestine, dahil na rin pinapaiwas ng mga magulang na makipaglapit ang mga anak nila sa kanya. Hindi naman sa palaaway siya kundi hampas lupa ang turing ng mga kabarangay sa kanya. Dahil siguro madungis siyang tingnan noon, dahil napabayan siya ng kanyang tatay. Kung tutuusin ay mas lamang nga sila kung sa kabuhayan lang din ang pagbabatayan. Magkaganun pa man ay hindi nagtanim si Celeste ng sama ng loob sa mga kabarangay. Matapos magkape ni Ethan ay nagpaalam na ito sa kanila ni Jella, ang laki pang ang ngiti ni Jella, parang walang tampo sa kanya sa nagdaang araw. Nang makaalis na si Ethan ay kinausap ng masinsina ni Celestine si Jella. Alam ko na napapansin mong napapadalas ang pagpunta ni Ethan dito sa amin, pero huwag kang mag-alala dahil sa susunod na punta niya dito, ay tatapatin ko na siya, wika ni Celestine sa kaibigang di pa rin mawaglat ang ngiti sa labi para na itong timang na nangangarap ng gising. Sorry na kasi, nagtampo pa ako sa iyo, alam ko naman na wala kang gusto sa aking si Ethan eh, nakangusong bulong ni Jella, nais matawa ni Celestine sa mukha ng kaibigan. Hi, ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Ilang saglit pa ay umuwi na din si Jella, tila sinadya lamang ang kaibigan para sabihing hindi na siya nagtatampo. Pagkarating sa bahay nila ay diretso sa kwarto para muling humilata. Ganoon ang nakagawian ng dalaga. Hindi na niya kailangan gumawa ng kung anuman sa bahay, dahil siya yata ang prinsesa ng mga magulang. Ang pag-aaral lang ang inaatupag niya. Nababasa lang ang kanyang kamay tuwing kakain at maliligo. Palagi din itong may natatanggap na allowance mula sa kanyang tiyahin. Sunod din siya sa uso kung sa damit at mga abubot din lang, kaya hindi nakapagtataka na marami itong manliligaw sa eskwela at kahit pa sa kanilang barangay. Ikaw Jella, napapansin ko palagi kang dumidikit dyan kay Celestine, hindi ka ba naalibadbaran sa pagmumukha niyang wala sa ayos ang Marteng tanong ng ina sa anak na kasalukuyang nakahiga sa kama na dekutson? Grabe ka kay Celestine Nay. Samantalang okay naman kayo nang ipaalam niya ako sa iyo para makadalo ako sa sayawan, ang may bug nut na sagot ni Jella. Pumayag lang ako kasi nangako siyang babantayan ka. Aba dapat lang, mukha lang naman siyang alalay mo ah. Niwala sa kalingkingan mo ang babaeng iyon. Ewan ko ba sa iyo at nagtyaga ka pa talaga na kaibiganin ang patay gutom na iyon. Sermon ni Aling Cora sa anak. Grabe ka naman makapatay gutom sa kanya Nay, kung tutuusin ay mas mapera naman sila sa atin, sadyang simple lang talaga si Celestine, naiinis na sagot ni Jella sa inang pentasera. Bakit hindi mo kaibiganin ang Senorita Lillian, siya lang naman ang bagay mong maging kaibigan, magkasing ganda at magkalebel kayo kaysa sa Celestine na yun, hindi pa rin maalis ang disgusto ng ginang sa kaibigan ng anak. Kaibiganin, Nay. At si Lillian pa talaga ang binanggit mo, eh, may sa dimenyita ang ugali noon, kung anong bait ng mga magulang siya namang kinasutil ng mga anak, huwag na oy, okay na ako kay Celestine, naiinis na sagot ng anak sa ina. Bahala ka sa buhay mo basta lumayo layo ka sa amoy isda mong kaibigan. Lumabas na ng kwarto ang ginang at nagtuloy sa kusina, naiwan ang anak sa kwarto at patuloy na nag-iilusyon sa kanyang iniirog. Nagpaplano na ito kung paanong masilo ang mailap na kinababaliwan na lalaki. Magiging akin ka Ethan, sa ayaw at sa gusto mo, tingnan ko lang sa gagawin ko kung magkagusto ka pa sa kaibigan ko, sumilay ang tusong ngiti sa mga labi nito,
kagabi niya pa iniisip ang solusyon sa problema niya, walang kawala ang sinuman sa kanyang gagawin, kung akala ng binata ay papayag lang siyang manood, at maghintay kung kailan siya nito papansinin ay nagkakamali siya.